Kwento ng ama na nangyari sa isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang sentro sa bagong short film ng isang Filipino-Canadian comedian. Silipin po natin sa report ni Teresa Redula. Sa mga propesyong sentro ang storytelling gaya ng comedy. Karaniwan na raw na kumukuha ng inspirasyon mula sa sariling karanasan o pamilya. Pero sa halip na komedya, ang isang kababayan sa Toronto, nakabuo ng isang dokumentaryo tungkol sa isang pangyayari sa Pilipinas na aniya ay hindi raw dapat malimutan. My dad loves karaoke so much that he hired a classically trained vocalist so that he could get better karaoke. Sa comedy na kilala si Alia Rasul, ang ilan sa mga punchline hango sa pamilya o pagiging Pilipino. I remember getting a call from my mom and she was like, Alia, your dad is in the hospital. She was like, Mom, why are you crying? What happened? She said, so what, your dad was at the karaoke bar? Nang mag-trending ang mga linya sa social media, umabot ito sa Pilipinas kung saan naninirahan ang kanyang ama. So my dad enjoyed that joke and so he said, you should write more jokes about me. Magdamag daw ang naging kwentuhan nila. Dito na rin naisipan ang bagong tema ng susunod na proyektong pinamagatang 15 Ways My Dad Almost Died. And all of his stories were near-death experiences. Sa gitna ng usapan ng mag-ama, isang kwento raw ang ramdam niyang hindi dapat makaligtaan. He's like, oh, you know, when I was in Hulo, I survived, I almost stepped on a landmine. That's it, that's the story, right? And because of the film, I asked, why were you in Hulo and why were there landmines? And that's when it kind of came out. Ibinahagi ng kanyang ama ang naging karanasan sa Hulo Siege noong 1974, panahon ng martial law, kung saan nagharap ang militar at ang Moro National Liberation Front o MNLF. Sa ulat ng New York Times mula 1974, higit 300 daw ang nasawi rito ayon sa pamahalaan ng Pilipinas. Pero kung mga lokal na residente ang tatanungin, higit pa raw dito ang mga katawang kanilang nasaksihan. I can't believe my dad survived that. You know? Yeah. And it's even harder to believe because my dad's so happy-go-lucky. I think a lot of our parents are like that. Sa tulong ng crew, ipapalabas ang kanyang documentary short film na 15 Ways My Dad Almost Died sa 2024 Real Asian Film Festival sa November 16. Mapapanood din ito sa CBC Gem sa December 10. I hope this encourages people to also talk about their experience in a public way so that we can get the full picture of what happened in the past so that we can learn from it and so we don't make those same mistakes. Para kay Rasul, isa rin daw itong paalala sa kahalagahang alamin at pakinggan ang karanasan ng inyong mga mahal sa buhay. Who do you dedicate this documentary to? Definitely my dad. He's a big part of like why I'm a comedian. So yeah. Love you, Pa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.